Hi guys! Welcome back again! Quick review lang to, ha? Kasi finally dumating na. So mahabang-mahabang istorya kung ano yung mga naging problema ko dito sa huling sahod ko sa dati kong trabaho. And finally dumating na siya! So lalagay ko na lang yung kasunod na clips kung ano yung mga naging rason kung bakit nagkaroon ng problema at kung paano gagawin yung mga proseso na dapat gawin. Okay. So, hindi ko alam paano ba i-explain, pero watch nyo na lang. Yan. Pupunta tayo sa Union Bank account online sa inyong apps. And then, pinili ko po yung fingerprint para mag-login para mas mabilis. And then, check deposit ang i-click ninyo. Tapos may reminders na lilitaw. Siguraduhin ninyo mababasa ninyo lahat ng reminders at nakakaunawa kayo ng English. Posible namang hindi ninyo maunawaan yan. Pag hindi ninyo kaya, pwede po kayo magpatulong sa inyong mga kaibigan basta hindi scam. Tapos, yan. Kita nyo naman po, zoom in ko para mas maunawaan ninyong maigi. And then, after nyan, may reminder pa ulit para sa likod naman ng cheque. Tapos dapat kailangan walang bura, malinis ang pagkakakuha ng picture at hindi lagpas sa 6 na buwan ang inyong cheque. Tapos yan, click mo na, got it. Then pwede na kayo mag-proceed sa pag-picture ng inyong cheque. Huwag kayong mag-alala sa mga nanonood dyan kasi yan po ay papel na lang. Yan po ay nawaldas na ng pamilya ko. Ayan. So, pagkakuha ninyo, got it. Click mo lang yung got it and then proceed para sa likod. Ayan. Tapos, ayan, nakita nyo naman po yung date. Meron akong bura dyan. Pero, hi, thank God. Tinanggap ni Union Bank. Tapos, ayan, use this. And then, fill upan nyo lang po yung check details kung ano yung mga hinihingi niyang requirements like date and the amount. Tapos, pagkalagay po ninyo ng mga information na kailangan, i-next nyo lang. Tapos, pagka-next, yan po yung lalabas. And then, deposit. Click deposit. Tapos, pasok na ang pera. Pero syempre, hindi pa dyan magpa-pop out. So, ayun na nga po yung nangyari doon sa online banking. Nakita nyo naman po kung paano ko in-upload yung cheque. Ito siya ngayon, papel na lang siya, layo niya. Basta nandyan. So, we all know, nandito na nga po ako sa Saudi. Tapos ngayon, yung cheque or yung in-issue na cheque regarding doon sa huling sahod ko sa Metro Antipolo ay binigay doon sa pamilya ko sa Pilipinas. And then, pagkagawa ko ng authorization letter with signature, three signatures yon sa ano, katunayan na sa akin na talaga galing yung authorization letter. Yon, ito na yung naging struggle. Yung cheque na ibinigay sa akin, I mean sa family ko sa Pilipinas, hindi nila ma-cash out. OMG! Kahit may authorization letter or power of attorney, hindi daw pwede. According sa banko, hindi daw pwede. So, comment down below kung merong mga naka-experience na nakapag-cash out kahit hindi ikaw ang owner. Kumbaga, authorization letter or power of attorney lang yung pinresent mo. Or kung anong paraan yung ginawa mo, comment down below. Anyway, fast forward, yun nga po yung ginawa ko. Since may mga kababayan ako dito sa Saudi, mga katrabaho ko na nasa Pilipinas, nagbabakasyon, at nagkataon naman na pabalik na sila dito, nakisuyo ako sa kanila. Thank you so much! Shout out! Shout out to my supervisor, Ma'am Rose, and my colleagues, Ma'am Mariam. Thank you so much! Thank you so much sa inyo! Dinala niya yung aking cheque. Nung dumating dito at naibigay, gumawa na po ako ng Union Bank account. One,
kailangan ninyong tandaan na kahit nandito kayo sa Saudi, ang Union Bank Online ay applicable lamang po sa Pilipinas. Hindi siya pwede dito. So, ang number one requirements ni Union Bank is SIM card na, or I mean not SIM card, number sa Pilipinas, yung number ninyo mismo. So, fortunately, meron naman po akong pamilya dun sa Pilipinas na hindi pa naka-registered sa Union Bank Online ang number. Tapos, yun yung ginamit ko. Tapos, habang nagbi-video call kami ng family ko, gumagawa ako ng Union Bank account. And habang may mga hinihingi and yung OTP number, yung OTP na yun, isisend dun sa number. Kaya ako naka-video call para once na pumasok yung one-time password na yun dun sa number, eh, ma-enter ko kaagad at maging valid yung application ko sa Union Bank Online. And then, yun nga po, nung nakagawa na ako, diniposit ko naman po yung cheque sa Union Bank Online. At nakita nyo naman po kung paano ko ginawa yun. Nandiyan po sa previous video. And then, fortunately, pumasok siya kahit may bura. Yay! Sabi, no erasure. Pero kasi, ang ginawa ko kasing bura is very neat. Wait, papakita ko. Ito, papel na lang siya ngayon. Kahit makita ninyo yan, hindi nyo na makukuha. Ayan, mga stop! Ito, yan. May bura siya. Kita niyo ba yan? Diba? May bura. So, yung bura na yan, lagyan natin ng focusing system. Ano niyo yung bura na yan? Nagkamali ako sa date. Nalagay ko August. Ay, nalagay ko September. Pero August pa lang. So, ayan. Ginuhitan ko siya. Tapos, nilagyan ko ng pirma. Gawin ninyong bura, mga sis. Wag barubal. Wag paulit-ulit. Guhit lang. Open and close parenthesis. Guhit lang. Then, pirmahan ninyo ng maliit sa taas. Para tanggapin ng bangko. Kasi sa akin, nag-work siya. Gumawa na ito, online banking. Sa kanila kasi, Union Bank to Union Bank account. Check-in nila is Union Bank and then pinasok nila sa Union Bank account nila. Kaya, in just 20 minutes, pumasok na agad, nag-pop out yung amount. Sa akin, on my situation, from DBP, yan, DBP. From DBP Union Bank account. Kaya siguro, nag-undergo clearing pa siya. So, nag-clarify lang siya, loading. Nag-clarify lang siya after 48 hours. Nakahinga ako ng maluwag kasi ngayong mga oras na to, hawak na ng pamilya ko ang pera! Meron na silang pambayad ng bills! At meron na silang panghayahay! So happy! At hindi nawala ang pera ko na parang bula. Yun lang, masaya ako. And anyway, update nga pala dun sa skincare product na ginagamit ko. Woo! Ganda ka, te. Ayan. Actually, ito, at saka ito, bago. Pero pahagaling na din siya eh. Naaalala nyo ba to? Hindi ko alam kung meron akong screenshot ng mukha ko na ito. Dark na dark. Ayan, yung lumang-luma. Sobrang dark niya. Ngayon, medyo nag-clear na siya. 1 week na po. Ang lumipas pa nga, ti. Wala namang nagbago sa mukha ko. Basag-basag pa rin. So, ayan. In fairness, okay naman siya. Okay naman siya. Look. Parang ganun pa rin naman, pero we'll see.